Mga ka-farmers, nandito tayo ngayon sa taniman ng ating talong. At yan, kung makita po ninyo, ang talong natin ay masyadong mataas na at malinis na, mga ka-farmers. And then, dito sa portion na ito ay tapos na naming i-pruning. Y-pruning ang technique natin dito sa ating talong, mga ka-farmers. At sa ngayon, mga ka-farmers, ang edad ng ating talong ay 42 days mula ng itinanim natin dito sa ating field. At ipapakita ulit sa inyo, mga ka-farmers, itong talong natin. Ngayon, mas maganda na ang talong natin ngayon, mga ka-farmers, kasi 42 days na ang edad ng ating tanim dito. So yan, ang talong natin, mga ka-farmers, kung makita po ninyo ay napakaganda na. Yan o. Dito sa portion na ito, yan kung makita po ninyo, medyo masinsin ang pagkakatanim dito. Bali, ang ginawa namin dito sa ganitong portion, mga ka-farmers, ay dalawang piraso ng seedlings bawat hills. Bawat hill nya. Yan. Yan, kung makita po ninyo. Naka-y pruning na din po yan, mga ka-farmers. Ginawa namin ito, mga ka-farmers, kasi na sumubra o may excess kaming seedlings, kaya at wala na kaming area na mapagtamnan, kaya pinagdadalawa na lang namin ang bawat hill ng ating talong. Itong technique nito, mga ka-farmers, hindi ko po nire-recommend ito sa inyo, pero sinusubukan ko lang at titingnan natin kung ano ang kalabasan niya. So yan. And then dito naman sa kabila, itong first row na ito, ang ginawa natin dito ay double row. Sa isang plot, kabilaan ang tanim. Yan o. Kumakita po natin. So far, maganda naman ang tubo. And then, marami na tayo makikita mga bunga o. Yan. Bukas, mga ka-farmers, pwede na kami makapag-seleksyon dito. May mga bunga na malalaki. Yan. Yung ibang mga puno niya, tinamaan ng thrips at mites. Yan o. At mayroon na rin tayong nakikitang mga konting white flies. Pero aga pa natin yan, mga ka-farmers, na may na-prepare na tayong insecticides para dito. So yan, kumikita po ninyo, maganda ang ating talong. Ikalawang beses na ng pagdamo natin dito. Yan, patuloy ang pagdamo ni Perben. Yan, mag-isa lang sa dito. So ito, yan o. Kung mapansin po ninyo, mga ka-farmers, ang bunga ng talong natin ay maganda. Yan, ito ang resulta ng ating Y pruning. So yan. Yan, may tumubo naman dito. Yan, so far maganda ang bunga ng talong natin. Yan. Meron din hindi maiwasan, mga ka-farmers. Yan o, tulad nito. Balik ko ang ganyang bunga. Yan, reject nito. Ang ginagawa ko dito ay tinatanggal ko na lang. Yan. Tinatanggal ko na lang para dito naman mag-focus ang ating tanim sa bunga niya sa taas. Kasi kapag hindi natin ito tinanggal, kakain lang ito ng nutrients at marireject lang naman ito. At pwede naman ito, pwede pa itong gulayin. Pansahog natin sa ating gulay, sa pangpakbet, pwede pa ito. Kasi wala namang tusok ng uod. At nito, meron tayong nakitang mga farmers, oh. Meron tayong nakitang nalanta. Ito ay dulot ng shoot borer. Ayan, dito. Tingnan nyo, may uod yan o. Yan, putulin natin dito. Yan, yan, ang uod ay nandito. Ito yung uod na gagawin natin ay patayin natin to, kasi kapag hindi natin ito pinatay, magiging magiging paro-paro at magiging itlog ulit nandito. Ito ang ginagawa ko, mga farmers, kapag kunti lang ang mga tama ng shoot borer dito sa ating taniman. Ang ginagawa ko ay pinuputol ko lang at pinapatay yung uod. Kasi kung kunti pa lang ang infestation, dapat yung mga uod diyan sa nalanta na ay patayin muna. Kasi kapag hindi natin yan pinatay, ang mangyayari ay tatanda yan, magiging adult borer at babalik yan dito at maging itlog. Ito, meron ding balik ko. Yan. Mag-adjust tayo dito sa fertile season natin, mga ka-farmers. Kasi ang in-apply natin dito ay 1620.
Mag-spray tayo ulit dito ng ano, ng ating foliar. Ang gagamitin ko na foliar sa susunod ay Hyper Plus Foliar Fertilizer, yung 14% ang kanyang potassium. Kasi itong talungan natin, short ito sa potassium kasi hindi tayo gumamit ng abono dito na mataas ang potassium. Kasi ang purpose ay mag-maintain ang ganda ng talbos ng ating talong. Kasi kapag tinaasa natin ang ano, ang potassium sa ating abono tulad ng putas na 0060, kapag naglagay tayo niyan, sa una maganda ang bunga, malalaki, pero ang tendency ay ang talbos niya, tulad nito, ang talbos niya ay matitigil 'yan sa pagtubo. 'Yan, kung makita niyo ang ating talong, maganda ang talbos. 'Yan, maganda ang talbos. 'Yan oh. Maganda. Kasi hindi tayo gumamit ng abono na mataas ang potassium. Babawi na lang tayo sa ano, sa foliar natin, mga ka-farmers. At ang foliar natin, hindi din tayo gamit ng foliar na mataas ang potassium. Ang gagamitin nating foliar ay na makunti lang yung percentage ng kanyang potassium tulad ng Hyper Plus. Kunti lang yan. Hindi ako endorser ng Hyper Plus, mga ka-farmers. Sinishare ko lang sa inyo. At meron din tayong nagamit ibang, na ibang mga foliar dito tulad ng Biotonic at saka Maldilo Liquid Fertilizer. So yan. So yan o, makita po ninyo mga ka-farmers o. Yan. Diba? Napaka-quality ng bunga. Kasi nag-boy pruning tayo. So far, marami ng mga bunga ang makikita natin dito sa ika-42 days ng ating talong mga ka-farmers. Yan. Dito, hindi pa ito natapos na damuhan. Hindi kasi ako gumamit ng ano, ng herbicide dito sa ganitong stage ng talong kasi baka matamaan ang talbos ng talong natin at masisira. At dito, hindi pa ito tapos na damuhan at hindi pa ito natapos na i-pruning. Yan, sobrang laki na ng talong natin dito at medyo nakapaghinayang na kapag pinutol natin ang mga shoots na maganda. Yan, tulad nito. Ah, yan. Napakalago na ng kanilang mga shoots. Hindi pa ito tapos na i-pruning kasi sobrang busy na natin. Yan. Ang gagawin natin dito mga ka-farmers ay tatanggalin na lang natin ang pinakabansot na ano na sanga tulad dito. Ito ang mga pinakamaliit na sanga, tanggalin natin, pero itong mga malulusog ay iiwan na lang natin mga ka-farmers kasi nasayang na tayo. Babawi na lang tayo diyan sa abono. Ang gawin natin ay doblehin na lang natin ang bigay ng abono dyan para dyan. Kasi dito sa portion na ito ay mataba ang lupa. Napakadaming mga organic na abono ang nandito dito kaya malusog ang talong natin dito. Pero dito sa kabila, dito sa portion na ito, medyo ano na ito, medyo overious ang lupa dito at medyo acidic. Kaya ang talong dito ay medyo mahina din ang paglaki. So yan. So yan lang mga ka-farmers, update dito sa ating tanim na talong. So sa muli, happy farming sa ating lahat.